Hello. Gandang umaga po sa inyo lahat. Praise God. Purihin po ang Panginoon dahil muli tayo nagkasama-sama sapagkat may layunin ng Diyos sa bawat isa. Una, tayo ay pinili ng Diyos. Taas ka kamay ang pinili ng Diyos. Praise God. We are chosen by God. Okay. And we are elect by our God. For what? For salvation. Para saan po? Unto salvation. Unto salvation. Hindi niya tayo, hindi niya pipiliin yung mga unbelievers. Because, magkaroon tayo ng ano dito, no? Before we are unbelievers. Okay? Dati, wala tayo sa Panginoon. But because of grace of God, we are chose by God. Pinili tayo ng Diyos para maglingkod. Diba? At tulad ni Pablo. Hindi natin alam na si Pablo maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, nakakatuwa ang ating pag-usapan ngayon. Okay? Lahat naman tayo boboto. Diba? Sa lahat ng mga karamihan sa mga buong bansa, may eleksyon yan eh. Pero ang pag-usapan natin ay kakaibang eleksyon. Subalit ito pong eleksyon na ito na sinasabi pag-aaral natin ay masyadong ibig sabihin masalimuot o madugo. But through the help of the Holy Spirit, we can understand. Kasi itong eleksyon, the doctrine of election is parang pinag-usapan niya mga kapatid. Mahabang usapin. Ayan nga po yung mga mata ko. Medyo naliliit na, wala pa tulog. Eh, gumawa pa ng presentation. Eh, wag kong maintindihan niyo yung presentation. Praise God. Patay po tayo lahat para po sa aking teksto sa matang ito. Romans chapter 9 verse 1-5. Okay. Sige po, basahin natin katulad ng dati. Pumunan ko ang magpapasa. I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit. For I could wish that I myself were accursed, separated from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh. Sabay-sabay po tayo sa verse. Who are the fathers? Whose fathers? And from whom is the Christ according to the flesh? Who is over? God bless forever and ever. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli kami dumudulog sa inyong harapan. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, hayaan mong ikaw lamang ang aming maluwalhati. At Panginoon, hayaan mong sa umagang ito, saliksikin mong muli, Panginoon, ang aming mga puso. O Diyos, naniniwala po kami sa iyong kabutihan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, for you chose us, Father, O God, in spreading the gospel, Panginoon, to evangelize your words, Panginoon, and to share the love of God to each and every one of us. We thank you, Lord, for this time. Hide me behind your cross, Father of God, and may your name be lifted up in this place, O Father. We thank you, Lord, and we entrust to you
the remaining parts of this service, O God. In Jesus' mighty name, we ask and pray. Amen. Amen. Praise God. Ewan ko kung may iyak ako sa message natin. Pero kung titingnan din ninyo ang aking mata, tutupin. Ako po yung iiyak, hindi naman nakikita. Hindi ko sa kamili may tampuhan ng aking buhay. Pero sa totoo lang, God, touch my heart. Mahirap talagang umiwas. Lalo-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. To tell you frankly, nag-i-struggle ako sa libro ngayon. But because of God, yung task na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, at higit sa lahat, ako ay pinili ng Diyos. Para saan? Para maglingkod sa ating Panginoon buhay. Nakakalungkot isipin minsan. Matagal na tayong ginagamit ng Panginoon. But still, bakit struggle pa rin tayo sa buhay natin? Eh. Pero naniniwala sa Diyos. Eh. Yung promise sa atin. Eh. If God is with us, who can be against us? And no one can separate from the love of God. Kahit na kamatayan, kahit na kalungkutan, kahit na ano, kahit na pagsubok ang dumating sa iyo, no one can separate us. Pasensya na po kayo, naging emotional. But praise God, hindi po talaga maiwasan na maglingkod sa Panginoon. Hindi po talaga maiwasan na tayo tawagin ang Lord para mag-serve sa Kanya. Parang gusto kong magpatotoo muna eh. Di ba? Praise God. Bago po tayo dumako, anyway, maikli lang naman po message, and I will focus dun po sa the doctrine of election. Okay. Nung aking binabasa ito, sabi ko, Lord, siguro, kung ikukumpare ng Lord ang bawat isa sa akin, lalong-lalo na sa mga nagdilingkod sa Diyos, kay Pastor Shani, kay Pastor Bob, lahat yan. Kung ang Panginoon very selective sa kanila, siguro sa mata ng Diyos, okay, o sa mata natin, let's say, sige, sa mata natin, failure tayo. Failure ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakaganda ng aking pag-usapan sa umagang ito. And this is really my testimony. Hallelujah. Yung po sa binasa natin kanina, I'm telling the truth in Christ, I am not lying. My conscience testify with me in the Holy Spirit. Ito yung sabi ni Pablo. Sinabi niya to during the time na siya ay nasa Corinth at nangangaral siya sa kanyang mga kalahi, hindi lang sa kanyang kalahi, kundi sa kanyang kinsmen, kamag-anak. And remember, Paul is a Jew. Nalulungkot siya. Sabi nga, doon sa isang message,
Why does Paul feeling na ano siya, na nalulungkot siya dito sa ating binasa? Bakit siya nakakaramdam ng kulungkutan? Bagkos wala namang mawawala sa kanya. Okay. Pero yung heart niya, meron sinasabi. Kung yung magbubusin lahat, so, doon sa pray, for life ang kasamitan niya. Kung gusto ko lang na sabihin sa Panginoon, natanggalin mo, Panginoon, ang pangalan ko doon sa listahan ng buhay. Oo, sa listahan, nakasulat doon sa aklat ng buhay. Mas gugustuhin pa niya para lang pasalba ang kanyang mga kababayan. Mga pag-ibito ang nagpukusat ko, Lord, gustong-gusto kong maligtas at madala ang aking pamilya. Although noon, na-remember, that was 1980s. Because naligtas po ako, I totally surrendered my by 1982. Noong that time, naalala ko na tangay-tangay ko ang buong pamilya. Anay, tatay, laging lola, sa mga kalagat ng yung lola. Mga kapatid ko, tangay ko po yan, doon ko po sa Santa Mesa, mga dito. Pero ngayon, anong nangyari sa kanila? Pero ako'y kumpiyansa, ako'y confident. Sabi nga sa Philippians 1:6, ano po yun? That he who began a good work in you, in us. Ano pa sabi doon? He is faithful to complete it in us till Christ. Yun po yung ating inaasahan at ganun din po ang inaasahan ni Pablo. Na sana po ay makasama ko ang mga kamag-anak ko, ang mga kababayan ko. Purihin po ang Diyos. Doon po sa ating napag-usapan nung nakaraan, kahit wala ako, I think that is chapter 8, verse 31-39. Tama po ba, Pastor Bo? Okay? Kaya nga po nabanggit ko kanina, if God is with us, I remember, meron po akong in-arrange na song, hindi ko na po matandaan yan. Ang title po is, if God is with us, who can be against us? Hindi po ako ang nagsulat, pero in-arrange lang po sa akin. And I think the truth is, if God is for us, who can be against us? If God is with us, yun po ang natanda ko. At yung isa pang nag-box nakita ko doon, eh yung no one can separate us from the love of God. Una, no condemnation. Pangalawa, no one separate us from the love of God. Ito po yung continuation ng mga pinag-aaralan natin sa aklat ng mga Roma. Kung inyo po makikita, ito pong 9 to 11, ang focus po dito ay yung katatayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Yung ating standing in the eyes of God. Ano ba tayo? Gamit ako na
Thank you for the di sa salamin ng aking asawa at sa sapatos ng aking asawa. Nakaka kayo, bakit pa sila kapagin ng mga sabi nito, sa chapter 9 and 11 ay nagtutukul po sa the right standing before God. Right standing before God, but not based on ethnicity or works. Ibig sabihin po, yung estado natin, yung katatayuan natin, sa harap ng Diyos, hindi base doon sa ating kultura, base, hindi base sa ating mga ginagawa. Pero, base ito sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Because we are saved by grace through our faith. Naligtas tayo dahil sa awa ng Diyos, sa tabag ng Diyos, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yung gawa at na yun is processing, na process po yun through the sanctification. Through going to glorification. Kaya habang tayo ay nasa Panginoon, yun po ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Now, next. Do sa Romans 5:8, dealing with the present and future outworkings of justification of faith. Doon sa Romans chapter 8, doon sa katatapos natin, the emphasis is on no condemnation. Ano yung sabi kanina? Philippians 1:6? No. Being confident that he who began, okay? And verse 35 and 39, Paul stressed no separation from the love of Christ. Yan po yung ating balik-aral. So ito po yung pinagatay ko rin po kasi gusto ko itong verse na ito dalawin. That is my favorite verse. Diba masarap ng namin? With God on our side, who can be against us? Kung ang Diyos daw ay nasa tabi natin, sino makakagabi sa atin? No one can separate us from the love of God. Wala daw mga kapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo, napaksarap ng namin yung sinasabi dito. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, walang kapantay. Bakit ka pa maghahanap ng iba? Girlfriend mo? Boyfriend mo? Mahal na mahal ka, pero may nag-iisang Diyos na kailanman sa simulang pang minahal na tayo ng Diyos. Before the foundation, minahal na tayo ng Diyos. Siguro magtataka kayo kung bakit ngayon, marami rin tatanong kasi sa akin, bakit ka mamahalin ng isang napaka-lupit o napakasamang politiko o napakasamang presidente o napakasamang, bakit mamahalin mo yan? Bakit ang Diyos minamahal? Alam mo mga kapatid, iba ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Iba yung binigay niya. Ang conditional love. Or stubborn love. Ibig sabihin ng stubborn, iba? Ano ba? Tamad? Yung hindi, nakikinag pa yun.
nakikinig is something matigas. Wala. Ibig sabihin, kasi kaya sinabi, pag sinabi ng Diyos na ang kasalanan, yan ang magbubulid sa iyo sa kapahamakan, talagang sinabi niya yun. Hindi niya babaguhin yun. Kaya nga yung for God so loved the world that He gave, yung tinatawag na love, na agape love, wala siyang kapahingas. Sige po, kaya po yung dumako na. Next. Ito po, si Pablo daw ay masyadong nahabag o naano sa kanya, nalungkot siya dahil dun sa ipinapakita ng kanyang mga kababayan noong that time. Kaya nga niya nasabi dun sa verse, mabuti pa, Lord, kung ganito nilang mangyayari, sa sakripisyo ko na ang aking kaligtasan, maligtas lang ang aking mga kababayan. Napakaganda, no? Andun yung pinatawag na pag-ibig mo sa iyong kapwa, sa bawat isa sa atin. Kaya nga si Pablo, siya ay pinili. Siya ay pinili ng Diyos sapagkat alam niya kahit anong lupit niya before, pero nung nakakilala siya Panginoon, lumambot ang pusong bato. Lumambot po ang pusong bato ni Pablo. Sapagkat ang pagkakatawag sa kanya ay experience at real, ang reality ng experience niya sa Panginoon. Kung paano siya ginamit ng Diyos. Kaya nga po makikita natin sa lahat ng aklat na dyan dito sa mga epistle ni Pablo, puro experience ang kanyang sinasabi. Because siya mismo ay witness ng ating Panginoon. From the start hanggang siya ay tawagin ng Panginoon. Doon nga po sa 9 hanggang 11 at doon po sa chapter 10 ng Romans. Bago po tayo punta sa 9, ano? If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kasi yun po naman ang pinaka-tema. Yung pinaka-tema nitong book of Romans, to bring the people of God into salvation. Dalhin, sino magdadala? Sino magdadala doon sa ibang tao? Tayo po. Tayo mga hinirang at pinili ng Diyos. Kaya nalulungkot si Pablo, mismo ang kanyang mga kababayan, mga kalahi. Anong nangyari? Nire-reject pa ang ating Panginoong Jesus. Ayaw nila sa Panginoong Jesus. Yun ang nakakatang nalulungkot siya. Kaya ang gusto niya, ang design niya is magising sana. Maumpok sana ang mga taong ito. Eh hirap, pag naumpok ka, napuruhan ka, patay ka. Eh. Pero yun ang gusto ni Pablo. Kaya siya nagtungkot. Ganun din sinabi ni Moses that time. Diba? Ang sabi ni Moses, perhaps I can make atonement for your sin. And then he says to the Lord, please forgive their sin, but keep not, then knock me out of the book. Ganun din na sinabi. Yung sinabi ni Pablo, ganun din na sinabi ni Moses before. Tayo kaya? Remember, anong sabi doon sa ano? For me, to live is Christ and to die is gain. Sino nagsabi nun? Si Pablo na.
dapat sa akin ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya nga po mga kapatid, dapat po natin tandaan na tayo ay nabubuhay dito, tayo ay pinili ng Diyos para saan? Para sa ating Panginoon at sa kaligtasan na bawat. Kaya nga sinabi niya sa Romans chapter 1, verse 6, ito ang karamihan talaga, nahihiya o ayaw. Pag sinabing nahihiya, kinakahiya mo ang ating Panginoon. E ano sabi niya, pag, sabi niya sa gospel ni Matthew, I think Matthew, okay, ipag-ikinahiya mo ako sa karamihan, ikakahiya din kita, sabi ng Panginoon Jesus. So ayaw mapahiya. Mas gugustuhin pa ni Pablo na siya libak-libakin, lait-laitin, alipustahin, kahit na parusahan siya dahil ang kamatayan sa ating Panginoon, I mean, ang paglingkod sa Panginoon, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya yung favorite verse ko saan eh? Sa yan, may iyak na naman ako. 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as but your labor is not in vain. Because you are chosen of God. Tayo pinili ng Diyos. We are elected to serve the Lord and to spread the gospel. Sabi ko, Lord, bakit pa ako nandito? Diba? Kung ninyo po siya from 1 Corinthians 57, anong sabi to? But thanks be to God for the victory doon sa tagumpay na ipinagkalaw sa atin ng Panginoon. Everyone, sabi, for there is no distinction between Jew and Gentiles, for the same Lord is the Lord of all. Parang nagkukuluhan, ano ba pagkakaiba ng Jew sa Gentiles? Okay, tanda po natin, Jew. Sino may itong mga Jew? Let's go back to our history. Sino may itong mga Jew? Sila yung pinili ng Diyos. Sila yung iniligtas from the land of Egypt going to the land of promise. Yes. Okay. Sino ba itong mga Jew? They are Israelites. Saan nagmula ang Israel? Oh, history. Paano tinawag ng Israel galing kay Jacob? Kaya nga ito mga hiniro nito, una, si Adan. Okay? Pangalawa, sino? Oh, si Noah. Okay? Anak ni si Isaac ba? Abraham, Isaac. Okay, Abraham, Isaac. Okay, ito ba? Wala na dito sa history, no? But anyway, ito po yung mga selected or elected son o elected ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoon. Kaya nakakatuwa, sabihin na, mas di tayo, kasi kinakaupo ko lang, si Kuya Robby, si brother, at sino man dyan nakaupo, meron kang gagawin sa ating Panginoon. Hindi pang habang buhay lang tayo upo dyan. Baka magkaroon ng laban ang inyong mga puwet. At magkaroon kayo ng rayuma, kaupo. Tapos pag pinapapalakpak pa ng pastor, hindi makapalakpak.
Kasi may arthritis eh. Mga kapatid, this is the reality. Ito ang totoo. Wala kayong pinapatamaan, pati ako sa pwede. Sabi nga ng asawa ko, bakit gano'n? Pag ikaw nagpapaawit, ang saya-saya mo. Pero pag ikaw na hindi umaawit, para kang santo. Santa. Okay. Being elected of God, we must rejoice. Mag-rejoice tayo. Dahil pinili tayo ng Diyos. Now, skeptics na lang. Okay. This responsibility to be cut off of their salvation. Si Jesus mismo, no? Willing to be cut off of their salvation para lang sa kanyang mga kalahi. Sinabi niya yun. And even Isaiah, and even Jeremiah, nakatikim sila ng panlilait, persecution sa kanila. Pero iba ang dealing sa kanila ng Lord. Imagine, sino ba yun? Si Isaiah, si Elisha. Si Elisha, among those one na talagang pati na nanganib ang kanyang boss, sino nakakilala kay Prophet Elijah? Kasama niya yung 7,000 na hindi nagpatira pa doon sa mga rebulto ni Baal. Kaya mga kapatid, kung idol mo si David, kung hinahangaan mo si David, kung hinahangaan mo si Moses, kung sino man yung mga hinirang ng Diyos before the New Testament, magkikita-kita yan tayo kasama ang ating Panginoon, di ba? So, kung yun ay kasama tayo, yun ang question. Are we elect? Amen. Being confident. Maging kumpiyansa tayo, sinabi ng ating Panginoon. Yun lang naman ang inaasahan sa akin eh. Next one. I'm so glad that God chose me before the foundation of the world because He never would have chosen me after I was born. Sabi ko yan, Richards. Sabi pa sa verse 4 ng Ephesians 1:4, pareho sa Thessalonians 1:4. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. Doon po sa Thessalonians 1:4, For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you. Mga kapatid, tingnan niyo po doon sa verse 4 na binasa natin kanina. Iyak po ba natin sa verse 4? Sa verse 4. Romans chapter 9, verse 4. Who are Israelites to whom be belongs the adoption? Okay. Sinabi po dito ni Israelite, binanggit niya kasi siya po, si Pablo ay nandoon sa mga kanyang kalahi doon sa Korinto. Ngayon, may kasama the adoption as the sons and the glory of the covenants and the giving of the law and the temple service and the promise. Ito yung promise na sinasabi nito, yung promise ng Diyos sa lahat ng mga hinirang niya. Doon sa mga Israelite. Okay. Sino yung mga Israelite? Mga lahi ni Jacob. Galing kay Jacob. So,
do sa lahi ni Jacob, kasama na rin tayo dahil lahi tayo, David, or ni Ephraim, or kung sino man, do sa 12 tribes. Or sa anak ni Noah, si Shem, si Japheth, si Ham. Basta sinabi po doon, okay, napakarami pong promises ang Diyos doon sa mga Israelites. Kaya lang, sinayang na wala yun. In fact, ang nag-resulta, sabi nito, nireject pa nila ang Savior. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya ganun na lang kanyang pagkaigyan niya na talagang gagawin niya ang lahat, maibahagi lang ang kaligtasan sa bawat isa. Truth para tayo doon. Tayo po ang mga pinili. Now let's go to the focus. Bilisan lang natin. Sabi doon sa masaya-masaya daw si Charles Spurgeon doon sa kanya sinabi na doon pinasa natin ganina. Dahil hindi niya ako pipiliin pagkatapos ko ipanganak. At sabi dito, masaya-masaya ako, pinili ako ng Diyos bago pa itatagan ko ito. I am already selected. I was already elected. Bago pa ipiliin pagkatapos ko ipanganak. So mga kapatid, ngayon ang pag-usapan po natin ay yung the doctrine of elections. Dito po masyadong sabi ko na po sa inyo, kung kayo kayo hindi na naintindihan, kung hindi lang po kayo pastor. Ito po kayo pastor. Pero napakaganda po. Napakasimple lang explanation. Okay. Marami nagsasabi, ang election ba is biblical? Siguro ang tatang sa inyo, ang election ba is biblical? It is, ito ba yung sinasabi sa Biblia? Kaya nga po yung pag-usapan natin. Baka mamaya ma-technical lang dito. But it is really true. Dito pa lang pinagtunahan ng Panginoon na tayo mismo ay pinili ng Diyos. Nagkaroon na election. Hindi po ito yung election na ginagawa ng world, ng earthly world. Alam niyo mga kapatid, naalala ko yung sinabi ni Miles Monroe. Akala natin, ito lang po eh, akala natin na maganda ang gobyerno ng democratic. Democratic form of government. Diba? Kasi doon makikita maraming freedom. Diba? Free. O, pwede kang magsalita, maghayag, o magsabi. Pero anong nangyayari? Sa paghahayag mo, iba ang pinaglalaban mo, bukas ay kita ka na may takip ng dyaryo. Tama, Atorde? May pinaglalaban ka kasi may freedom of speech, may freedom of press. Ganito ang nangyari. Makikita mo, nakadyaryo ka, nakatibi ka. Maraming pangako na sinasabi ang mga politiko, ano nangyayari hanggang ngayon, wala pa rin. Ang sabi nila, pagbago ang presidente, sige, ibibigay ko lahat. Sige, may mga bagong ano, hanggang ngayon wala pa yung aming premium 20%. Aray. Bagay. Sila nakalakot. Sila ang binoto. Pag yung kailan lang tayo. Ganun lang yun eh. Okay. Yun po ang ngayon. Yun po ang katotohanan. But, pero itong pag-usapan natin is a divine intervention. May divine intervention of God. Eh, hindi po tayo mag-create dito ng buto tayo. Ate, ako yan. Boto natin si Kuya Boyet para maging presidente ng party. Para wala nang masasabihan.
Really, this is written in the book, like the book of the Word of God. Ano po? Meron po tayong pag-usapan. Pakiano lang po doon sa the doctrine. Biblical discussion on doctrines of election. Una, election does not mean that God merely knows who will believe. By the way, the word election, okay, ang meaning po sa dictionary ay yung pinili siya ng karamihan, okay, para gawin isa o pinili siya para sa isa position. Kaya nga po, baka nagkulo kayo, baka tayo mapunta tayo dito sa election sa susunod. Marapit na election, 2023. Okay. Election does not mean that God merely know who would believe and on the basis elected them, sabi ni D.L. Moody. Though that election means this, God choose me for himself, but that David choose me for himself, my choice is the tiebreaker. Yun ang sabi ni Moody. Ano ibig sabihin nun? Ang pinili niya, yung mag-tiebreaker. Okay. Ibig sabihin, mas pipiliin niya dahil kasi yung iba dito, mayroon ding election doon sa akin. Sa hell. Okay. Alam niyo na kung sino presidente ito, mayroon ding election doon. Okay. Yung mga tao, hindi nakakilala sa Panginoon. Pero yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, may pag-asa pa sila. Saan? Ang pag-asa nila sa Panginoong Jesus at doon sa mga hinirang niya. Kaya nga, sabi ko sa Matthew, okay, some others nagsasabi, sabi ko iba, bakit daw hindi pa dumating ang Panginoon? Bakit kaya? Ang sabi ng isa, kasi hindi pa narating yung kaloob-looban ng bundok ng ito? Hindi, hindi na Cermate. Kasi balak-balak yung bundok sa Prasin. Marami pa, pati yung Antarctic o Arctic, North Pole, South Pole. Okay. O, although na meron na talaga ano, may mga satellite na, agarinig na sila. Okay. Yun na yung sabi ng iba. Okay. Kasi sinabi yan sa Matthew? Ang sabi doon, darating ang Panginoon, pag nahayag na, ang kanyang salita. Pero hindi sabihin, darating ng Panginoon, pag-completo na, hindi po ganun. Okay. Maihayag, nahayag ng mga tao na bawat isa sa atin, ang gospel o yung the Great Commission means malapit na rin natin ang Panginoon. Kaya lang, hindi niya sinabi ng day. Hindi siya nagkagay ng day. Pero nandun na tayo, ang sabi ni Pastor Mon. Kaya nga, ganun na lang kaposigido ang pagturo ni Pastor Mon about end times. Ang huling oras. Huling panahon. Okay. So sabi po doon sa ano, sa kanina, election does not mean that God never know who will believe and on the basis elected them. Election means God chose me for himself, but the devil chose me for himself. Pinili kayo ng Diyos para sa kanya. Okay. Pinili kayo ng Diablo para rin sa kanya. Kaya sabi ko, my choice is the tiebreaker. Sino ba ang tiebreaker? Ang Panginoong Jesus. Tayo. Election does not obliterate human responsibility. Ibig sabihin ng obliterate, hindi po yung inuupliga, hindi pinawawalan.
siya nag-umisa ng puti, nakalimutan ko. Yung responsibilidad ng isang tao, each person is held responsible before Almighty God as to what they will do with his son. There are unsaved people alive today who don't elect are now lost and will not be saved until they believe. Next. Election is necessary because we are the totally depraved sinners. In other words, we will not choose God unless He first choose us. Tama? Mga kapatid, hindi tayo nangyayari natin pinili ang Diyos. Siya ang unang pinili sa atin. Kaya nga, before the foundation, pinili ka na ng Diyos. Nakakaibig ka na. Yun nga nang isinilang tayo, wala pa tayo sa Panginoon. Kaya nga yung election na sinasabi ng Panginoon, this is unconditional. Ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam. Wala na iba. So pag tinawag ka na ng Diyos, ibig sabihin, pag nandiyan na sa iyo mismo, ikaw mismo nandiyan ka na, tinawag ka na ng Lord, go! Obey! Wala nang iba eh. Kasi kung hindi niya pwedeng gamitin, yung mamamatay tao. Kasabihin lang ng mamamatay tao sa kanya, papatay kita. Ganun lang. Pero tayo, may buhay na walang hanggan, hindi ka nalag sa iyo, Lord Jesus Christ. Yung habag at awal ng Diyos, hindi bigay sa iyo. So tayo yun ang pinili ng Diyos. The process of election as worked out in our own lives does not violate our will. That is the doctrine of irresistible grace. Ano ba yung irresistible grace? Hindi na pwedeng inawa ng Diyos na pangislimo para sa atin. Para doon sa mga faithful nakatulad ng bawat isa sa atin. Hindi na pagbabrayan. Irresistible faith or grace, yung awa at habag ng Diyos sa atin, nandiyan yan. Because of that grace, through your faith, we are totally saved. The means of election is always through the human agency. That is, God used the other believers to communicate the gospel to the lost. Sa tao. Tayong mga believers, doon lang sila maniniwala sa atin. We are the instrument of God para i-share ang gospel. Hindi siya katulad sa atin kung hindi siya nagamit ng ibang tao. Tayo ang gagamit. Wala nang iba. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakaupo lang dyan, bukas punta ka na. Mag-share ka rin ng Lord God. Kasi yun ang sinabi ng Lord. Wala siya sinabi. Go. Wala siya pinangalanan. Lahat tayo. Lahat ng tinawag ng Diyos, lahat ng nagamit nito. Simula sa Monday. Share mo na ang Lord God. Kanino? Sa kapatbahay, sa kaumasina, kasama sa bahay, mga anak, mga pinsan, diba? At sulat po sa Matthew 28, in Judea, Samaria, and to the other parts, sabihin, saan ka man naroon, meron kang pagkakataon
ibahagi ang salita ng Diyos. E paano, Pastor? Lagi na lang akong pinagsasaraduhan ng pintuan. Pagpupunta ako doon, lagi walang tao, sarado. Pero narinig mo, may nabubusap sa loob ng bahay. O, hindi naman si Pastor. Kamahin na yan. E doon din yung narinig mo. Yung boses nila. Alam mo sa Saudi? Kaya nga kami underground church doon eh. Yung boses namin, hindi dapat marinig. Doon sa labas. Kaya underground. Walang makakarinig sa oras na marinig nila na kami ay nagpipelusin doon. At tinano, may darating na mga authority. At alam niyo naman sa Saudi, publicly, hindi pwede mag-share ng Lord God. Kahit na sino, pwede kang isumbong kahit sino sa gagawin mo. Pero ang kakilala na napakalakas ng Lord, i-share siya. Kasi everyday, nagdadyagin siya yung sa medical city. At yun, nagdadyagin siya. Ang lakas ng loob niya. At yung mga ibang niya, sinishare niya. Malakas ang loob na share. Nakakatuwa siya. Eh kasi, ibang lahi siya. Marunong siya mag-arabi. Pero may sa Saudi Arabia, wala kang problema. Open na doon. Pwede na magsalita. Basta wag lang may magre-reklamo nila ang usapin doon. Dati-rati, kahit hindi ka, kahit walang magsubun, pag may nakita ka, lumang galaw mo doon, umuwi ka. Pero, ngayon, wag ka lang mag-distribute ng tracks. Mag-distribute ka ng tracks. At isa pa pala, last December, February kong uwi dito, nakakita ko na nangaruling. Pati pala sa Saudi, may nangaruling. Sabi namin, hindi namin alam ito ah. Ginawa namin, tinignan namin doon sa aming, ano, sa aming na group. Ba't may nangaruling? Ang sabi nila, sabi ng authority, pwede na raw. Okay. Pero wag lang sa public. So nangangaruling sila sa loob ng restaurant. Mas pagkatang natin sa loob ng restaurant. Katapos na pumunta doon, hindi rin napagkain. Diba? So nangangaruling sila. Mga grupo din ng kapakiran natin. At sila malalakas sa loob na. Kasi wala na eh. May layanan na pwede na mag-share ng word of God. Wag lang sa magkagawa ka doon yung tinatawag na evangelistic run. Okay. Sige, next. Election is not just to salvation, but to sanctification and glorification. Ephesians chapter 1, verse 45. No. With of His love. Okay. Sabi po doon, election is not just to salvation, but to sanctification and glorification. So kala natin ang election is for salvation. No. Kailangan din tayo mas-sanctify at mag-glorify ang ating Panginoong Jesus. Question of whether God is fair or not in choosing some but not other diminish how great our salvation is. Okay. Ito po minsan may kumakatanungan. So may question kasi ito. Actually, three basic questions arise when discussing election. Okay. Is God fair? Ang Diyos ba ay parehas? Doesn't this make us robot? Why should I evangelize? Yan yung mga katanungan.
Diba? Pag sinabi yun, is God fair? Parehas ba ang Diyos? Sino ba ang sagot? Parehas ang Diyos. Pero pagdating sa sinabi niya, okay, ito tanda natin ha, okay, fix na sinabi niya yun, hindi na niya mababago yun. Okay. For the wages of sin is death. Hindi na mababago yun. Mababago lang yun kung tatanggapin natin ang ating Panginoon Jesus. And after that, you are belong to elected. We are elect already. Once, yun po kasi ano eh, kasi minsan, sabi nila ng Diyos, ang Diyos, sa salita niya, hindi siya magbabago. Diba? Kung ano yung sinabi niya, I think I remember sa Isaiah 55 verse 9. Okay, tama ba ko? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. So, iba po ang sa Diyos. Kaya lang niya inaasapin dito because we are already selected among the chosen. Tayo mismo, binigyan niya ng karapatan. Tayo mga anak ng Diyos na gawin yung ipinagagawa doon sa Great Commission. Yun ang gusto ng ating Diyos kaya tayo pinili. Hindi naman siya, ang Diyos hindi marabo. Okay. Habang dumaan ng time, habang iniintay natin ang Panginoon, binibigyan niya ng tsansa yung ibang tao. Kaya tayo yung nagpupusigi na madigtas sila through Jesus Christ. Eh, tataka nga si Pablo, bakit mismo siya sa bayan niya? Inirelate pa siya, no? Kaya mo, kasi nakasulat na rin ang pangalan nila doon sa aklat ng kamatayan. Number 10, many folks want to seek balance between God. Ito yung ano, balance. Pagdating sa balance, tanda po natin, ang Diyos natin, tanda natin mayroong moral. Ano yung moral? Righteous siya. Kind. Babait siya. Tapat siya. At meron din siya ang moral. Pag-usapan natin doon sa katekisim. Okay. He is omnipotent, he is omniscient, okay. He is all-knowing, he is omnipresence. Yun yung mga amoral attributes of God. Tama? Yung katangian ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi natin, okay, paano tayo mga Panginoon? Eh, wala naman ako. Hinilang ako ng Diyos. Hindi ako katulad ng ating Diyos na may kakayanan. All-knowing siya, omniscient siya. Ako wala. Hindi ako ganun. So, paano po yun? Paano natin may ano yung by sharing word of God? Mga kapatid, yung tinatawag natin that we are selected by God. Sabi nga, diba? You are not alone. We are not alone. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Kung si Pablo, nangangaral siya, halos buhay niya ay mapahamak, maishare lang yung word of God. Huwag na natin hintay pa maging invisible ka. Habang nagsishare ka, invisible ka. Eh, ano yun? Ang kapangyarihan ng Diyos, alam natin na ang Diyos, hindi niya tayo ilalagay sa kapahamakan.
Basta as long that you are doing the right, yung kalooban ng Diyos, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. The doctrine of election is analogous to that of inspiration. God has inspired the very words of His Scripture. 2 Timothy 3:16. Ano sabi doon? The Word of God is breath. Okay? Breath. Hey, God breath. God bless you, Lord. Hindi niya ng Diyos ang salitangan. Hindi nga ng Diyos ang salita niya. Okay. Para saan? Para sa correction, para sa training, para sa ano? Ano sabi ko? Nagbasa lang po kung sino pong correcting, rebuking. Sensya lang po kayo, pakimimimus ka po isa. Useful for correcting, rebuking, teaching, and practices. Teaching and praying. Amen. So, tayo pong mga pinili ng Diyos, nandoon, pinangahawakan natin na yung salita ng Diyos. Hindi tayo nangaral, hindi tayo nag-refresh ng Word para lang sa sarili natin. Ginagawa natin ito because ito yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa ating paglilingkod, ang sabi dito sa Christian, ang doktrina ng inspirasyon, ang Diyos ay nagbigay inspirasyon sa mismo mga salita ng banal na kasulatan. Okay. Ngunit ang kanyang modus operandi ay hindi pasalitang pagdidikta. Okay. Hindi po yung ibig sabihin, pagdidikta, yung ito? Persahan. Okay. Ganun ba ang words? Shaper sa akin kung magsalita. Hindi. Siya ay totoo sa sinasabi niya. Hindi niya yun pinipwersa yung bawat isa. Eh, hindi natin pinatakot, oy, bukas. Diba? Yung iba nagsishare, oy, bukas. Eh, darating na ang Panginoon. Kaya magbago ka na. Yung hindi mo pamimwersa, o kunin, tanggapin mo na ang Panginoon, baka pag ikaw ay naglakad dyan, at ikaw ay napisod, nahubog ang ulo mo na matay ka, kawawa ka naman. Saan ka pupulutin? Sina, tanggapin mo na ang Panginoon. Ganun po, ba? Kaya mo, chef. Or minsan po, kung na tayo, remember, kami kasama, ano siya, nung tawag doon, Taekwondo. Galit na galit siya doon sa rebulto. Kasi yung kanyang mga ano, may nangyari, di ba, nakwento ko na sa inyo, nagagalit ang nanay ko, bakit nawawala yung sak ko. At that time, nakadinig ako ng ano, sabi ko, itinago ko po yun. Itinago ko. Sabi ng nanay ko, ilabas mo, nagagalit sa inyo. Si mama kayo. Tako po. Iba rin na pagalitan ni Mama Mary, maglalak ako. Pagalitan ng Diyos. Ang Panginoon ni Jesucristo. Mga kapatid, sa pag-sisyad natin, tayo po, tayo po mga napili ng Diyos, huwag po tayo masyado, okay, gusto talaga natin sila maligtas. Kung hindi siya nakuha sa isa, o hindi siya makuha sa santong paspasan, sa santong nasara ng nila. Ganun po kasi, okay, ang pagsisyan ng Word of God, ako minsan, hindi ko naranasan maging ganun. Isa na aking suto pagka nag-sensor ka ng ganun, diba? Okay. O, alam natin, totoo talaga yung sinasabi mo. Pero, dito kami ng pag-aaral ka ng dati mo, pagka nag-sensor ka, kailangan, huwag mo prepare sa'yo, yung sinasabi mo.
And number, well, dito po tayo magkatapos. The biblical doctrine of election is that it is unconditional, irresistible, and irrevocable. All this to the glory of God without any way diminishing the dignity of responsibility of man. To put this another way, a large part of maturing in the faith is this. We each need to make the progressive link of discovery encapsulated in the words, I am not the center of the universe, or as John the Baptist put it, that he might increase and I might decrease. That, di ba na sinasabi natin, Lord, ibaba mo ko upang mataas ka, mataas ang iyong pangalan. Okay. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, balik tayo dun sa, ano, sa aking text. Balik lang po sa text natin. Huwag na dumating sa punto natin na yung sinabi ni Pablo, sinabi ng ibang mga hinirang ng Diyos, gugustuhin pa ba natin na sabihin natin, Lord, wakasan mo na ang buhay ko kasi hindi ko sila madaladala sa iyo. Okay. Ano sasabihin sa inyo ng Diyos? Okay. Kung pamatay ka ngayon, anong mga nangyayari sa iyo? Ano ginawa ni Pablo? Ano ginawa ni Pablo? Sino po makakapagsabi nito? Kapatid, sinasabi niya. Doon sa pangyayari mismo sa kanyang bahay, sa kanilang teritoryo, ang pagtanggi ng bawat isa sa isesera ninyo ay masyadong madugo or dogmatic. Kumbaga sana, minsan talaga tatanggihan ka, minsan pagsasaraduhan ka. Kung naranasan mo, mga kapatid, ang sabi ni Pablo dito, Rejoice doon sa mga dumarating, sa mga nai-encounter natin. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Kasi minsan sa buhay natin, kaya minsan tayo nahihiya, okay, wala tayong lakas ng loob o yung kumpiyansa sa sarili natin. Nahihirapan tayo because wala yung kapangyarihan, yung power sa atin. Mga kapatid, this or ito sa ating pinag-aaralan is with the power of the Holy Spirit. Hindi natin magagawa yan kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin. At tandaan po natin, lahat tayo kailangan mabuhay, lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos sa loob ng Diyos. So pag tayo po ay pinili ng Diyos o hindi lang ng Diyos para maglingkod sa Kanya, kailangan kapuspus ka ng banal ng Espiritu Santo. Kasi yung promise niya, kung saan narinig ko noong time na ang Christmas party ng men's fellowship,
Doon sa Acts, di ba? Nung umakyat na ang ating Panginoon, that time, ang sabi niya, the Holy Spirit will come down. Kasi doon sa Acts, doon nag-start ang church. Doon nagsisimula ang mananampalataya ng Panginoon. Kaya nung time na yon, babasahin natin ang Book of Acts. Sunod-sunod, ilang libo ang naliligtas sa bawat preach lang ni Pedro, ni Paul. Lahat ng mga ginamit ng Lord, lahat ng mga inelect ng Lord na paggamit, at maraming mga nangyari sa buhay nila na hindi pa nila naranasan, di ba? Katulad ni Lumama, that you know, silver and gold they have now, but such as I have given thee. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. We can, magagawa ba natin yun? Magagawa natin yun because ang banal na Espiritu Santo ay nasa atin. So ang gusto lang ng ating Panginoon, bring these people into salvation. Preach the gospel. Ilang naman ang gusto ng Diyos sa atin. Okay. Hindi niya na sasabihin na yung si kuya, si ganito, o ikaw kuya, pumunta ka doon, tutahin mo, o mag-share ka doon sa may lamay, mag-share ka doon, o doon sa may bilangguan, tutahin mo yung mga masasamang tao doon, mag-share ka. We have got power. Kahit na nilaray yung mga, kahit na masakit ang paa mo, masakit talaga. Hindi ka ng power sa Lord para makapag-share ka. Yan lang naman yan. Tama, totoo naman, di ba? Yung bagay na yung ganun, si Pastor Bumiyata yung nagsabi sa akin, kailangan mo na mag-pray, kailangan mo na mag-pray ng kapangyarihan yan sa akin. Hindi ba kailangan ng gamot? Okay. Ganun din naman po eh. Pagkainom ka ng gamot, masakit pa. Kasi natigas sa gulo natin. Yun lang. Kaya purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe niya. And I believe that every one of us will go because we are elected of God. Amen. Okay. Amen? Amen? I pray for you now. Hallelujah. God is awesome. Amen? Amen? Amen. God is awesome. Kaya dito natin awitin nyo. Our God is an awesome God, He reigns. Our God is an awesome God, He reigns. From heaven above, our God is an awesome. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sing it. Our God
is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love our God is a, come on, sing it again. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power of our God. For the last time, come on, church. Our God is an awesome. Let's declare. He reigns from heaven above with wings. The power of our God is an awesome God. Hallelujah. Father, you are awesome, O Lord Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Ipinapakita mo lang sa amin, ipinadadama mo lang sa amin, Panginoon. Lalo-lalo na, O Diyos, sa iyong mga lingkod, tulad namin, O God, na kami hinirang mo, Panginoon. Kami ay tinawag mo, Panginoon. We are called, O God, to preach your word of Father Jesus. Thank you, Father, O God, sa bawat isa na narinito, Panginoon, sapagkat, Lord, ngayon pa lang, sinasabi mo sa amin, sinasabi mo sa kanila, kapatid, panahon na, this is the time. This is the time of salvation. This is the time wherein we can mingle with others to share His word. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang bawat isa ay may kakayanan para ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord, sa kapangyarihan ay pinagkaloob mo, lalo-lalo na sa banal na Espiritu Santo, Panginoon, na siya gumagamit sa amin, Panginoon, nagpapalakas sa amin, siyang nagsasalita sa amin, siyang nagiging katapangan namin, Panginoon, sapagkat, Lord, nasa sa amin na. If you are with us, O God, who can be against us, Panginoon? Walang makakahadlang sa iyong Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sambit na langit sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.